Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Tingnan, natutulog tayo, may nangyayari. Kinabukasan, may bagong pag-asa, may bagong liwanag, may bagong lakas. Kaya kung merong mga kalituhan, takot, gulo ng isip, itulog muna yan. Sleep on it first and let the Lord minister to you. Bukas na uli ituloy ang mga pag-iisip, mga pag-aalala at paghahanap ng lunas sa mga dapat lunasan. Itulog muna yan. Lord, salamat dahil sa pahinga, hindi lang katawan namin ang binibigyan nyo ng panibagong lakas, kundi ang aming isip, ang aming espiritu, ang aming emosyon. Sa sandaling ito, dalangin namin ang liwanag nyo, ang isang maging gabay namin, kami akayin ninyo, at lalo pa naming maunawa ang hiwaga ng inyong pagbibigay sa amin ng restored strength, restored resolve, restored spirituality. Teach us, Father, the wonders of sleep which comes from you. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Matthew 1:18, makikita natin ang nangyari dahil sa isang pagtulog at panaginip. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. A very familiar story that needs no further explanation. Mary was found to be with child by Joseph, and Joseph, knowing that it never really was his child, resolved to divorce Mary quietly. It was a big problem, both for Mary and for Joseph. Matthew 1:19, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose, sa kanyang mapapangasawa, ay ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan o i-divorce si Maria ng palihim. They were betrothed, good as married, but not yet living as a man and wife. Therefore, the marriage had not been physically consummated. That's why alam ni Joseph na hindi niya anak yung dinadala ni Mary. So Joseph made a formula decision, yung preset decision na ng lahat ng tao. Okay, merong kang kasintahan, nagdadalang tao, hiwalayan. Hindi na kinailangan pag-isipan pa. It was tradition, it was the popular mentality to do that. Matthew 1:20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Joseph acted normally. It was the most normal behavior that any man in his age at this time would do. Cancel the wedding arrangement. But now God tells him to backtrack. Umatras ka sa sinabi mo, make a U-turn dahil tama ang sinasabi ni Maria. Hindi siya nagtaksil sa'yo. This child is from heaven. While awake, Joseph managed his mind. But while asleep, Joseph's mind had space and time for God and it yielded to God. Ganoon naman tayo eh. Pagising tayo, tayo yung nasusunod sa ating isip. Kung kinokontrol natin yung ating isip, unless sumusunod tayo sa isip ng iba. Pero pag natulog na tayo at wala na tayong control sa ating isip, doon nagkakaroon ng puwang ang Diyos para tayo makausap. That's why God could speak to us through dreams. But it is also possible that evil spirits could speak to us. And it's also possible that our own angers, our fears, our emotions can shape our dreams. So hindi lahat ng napapanaginipan galing sa Diyos. But while asleep, rested, peaceful, not in control of his mind, Joseph receives instruction, guidance from the Lord through an angel. Kaya pag may mahalaga kayong kailangang gawing desisyon, may mahalagang dapat pag-isipan, itulog muna. Huwag magpasya agad.
mahirap umatras pag nakaabante ka na. Sayang ang panahon at lakas at oras pag mag-U-turn ka pa. Pag-isipan at lalo na't hindi mo maisip kung ano ang tama, itulog, daanin sa tulog. Matthew 1:22-24. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. So yung ibinasabi ng panaginip ni Jose, may validation in Scripture. At ito isang mahalagang dapat nating bigyan ng diin. Bago ka maniwala sa panaginip, dapat makakita ka muna ng parallel teaching in Scripture. Dapat meron siyang basis, may kakapitan para mo masabing, pwede ko itong paniwalaan. So hindi lahat ng napapanaginipan, paniniwalaan agad, at lalo naman kung ang sinasabi ng panaginip ay kontra sa nakasulat sa Scripture. So it was good for Joseph to have followed that dream and the message of that dream because it had validation in written Scripture. That's why it's important to know the Word so that you could go to the Word and validate everything that you would like to think about, to decide on. Ano bang sabi ng Bible tungkol dito sa iniisip ko, tungkol sa plano ko, tungkol sa gusto kong gawin? Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. This revelation and guidance is of course supported by a very known verse, Isaiah 7:14. Therefore the Lord Himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son. It was a very popular verse, everybody knew about it, except that Joseph never imagined that it would apply to Mary, that it would apply directly to their very lives. Because this verse had been going around for centuries, hindi sukat akalain ni Jose na sa panahon nila at sa buhay nila pala yun matutupad. So, validate dreams and thoughts and ideas and advice, etc. with Scripture, with established knowledge, even with science. Kailangan may panghahawakan ka, may sasandalan, may titindigan bago ka mangniwala sa isang panaginip. Informed understanding, interpretation, application, and knowledge is all important, especially in tackling Scripture. Kung may verse ka nga, hindi naman maliwanag sa iyo ang kahulugan ng verse na yun, yung pinagmulan, yung context, yung application, baka yung paggamit mo pa ng verse ang magligaw sa iyo. Kaya pinagkakambal natin yung verse, yung pananalig, at knowledge. Dapat alam natin ang mga dapat alam. The revealed things are ours. Those that are kept secret from us by God is God's. Pero merong pang atin at dapat inaabot yun ng ating knowledge. So huwag ding basta-basta maniwala at sumunod sa kahit na kung anong panaginip na lang na walang support. Especially if it also goes against common sense. So marami tayong dapat pagbatayan bago natin masabing reliable ang panaginip. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan. That's why religiosity must be coupled with knowledge, with study, with introspection. Kailangan ay sinasala, sinusuportahan, hinahanapan ng kakambal ang ating pananalig sa larangan ng karunungan, kahit sa larangan ng siyensya. Sapagkat Diyos naman ang lumikha ng lahat ng natural and scientific laws, mahalaga na may validation. Hindi nag-iisa lang na bulag na pananalig. Validate ideas with Scripture and with outward events. In the case of Joseph, may outward events din naman. Yung character ni Mary, yung patotoo ni Mary, at binabantayan naman ng pamilya niya si Mary because during the betrothal, yung babae ay binabantayan niya ng lahi ng lalaki. The betrothal goes for 1 year. So halimbawa, the betrothal is done today, isang taon ang badaan bago magkaroon ng real final wedding.
Sa isang taon na yun, obserbahan nila kayong babae, magbubuntis ba na galing sa ibang lalaki, baka madala niya yung binhi ng ibang pamilya, sa pamilya ng lalaking papakasalan niya, kaya may betrothal. And it was in that very crucial moment and period when Mary was found to be with child. But her character, her testimony, and then the testimony of the angel all corroborated to make Joseph know that it was really correct to go on with the marriage. In our lives, God closes and opens doors. We must have the discernment to know when to stop pounding on a door that would never open and then start entering doors that God had already opened. Kasi directly involved ang Diyos sa ating buhay na pang-araw-araw. Kaya dapat nakikipag-interact ka. Pwede kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng isang bata, ng isang kanta, ng isang poster na nakita mo lang kung saan sulok. Nagsalita pa nga ang Diyos through an animal, through a donkey. Although nagsalita rin si Satan through a snake. Dapat bukas ang isip mo sa kung saan pwede kang kausapin. Pero huwag naman sobrang wild ang imagination mo na hinalo mo lang yung kape, nabasa mo na agad ang kapalaran ng katabi mo. Kasi meron naman inaabuso yung ganyan mga bagay. Pero dahil may nang aabuso, ibig sabihin merong totoo niyan. Pag may fake, may totoo. So may mga totoong ganyang uri ng revelation. Kailangan lang tayo maging mapanuri para hindi tayo sumunod-sunod dun sa mali naman pala. Tapos malaki ang bayad sa ating buhay. To make a long story short, Joseph obeyed. At sa ating buhay, act when the idea, the guidance, the answer to your prayer question is clear, sensible, doable, and very especially if it finds validation in Scripture, in the Word, in the written Word that does not change. Doon ang guide mo para hindi ka mawala. So before making an important decision, think about it and think of God. Give God space. Sleep over it. Maraming hiwaga ang nangyayari kapag ang tao ay natutulog. Kasi pag binitawan na niya ang control, ang manibela ng kanyang isip, nagkakaroon ng Diyos ng space para siya magmaneho ng ating isip. Psalm 63:6, I think about you before I go to sleep, and my thoughts turn to you during the night. So it means before you go to sleep, you've got to give yourself time that you're awake and still very much in your senses to think of God. So do not consume all your energy and then just drop sleeping in your bed immediately. Wala na tayong oras para magmuni-muni, magbulay-bulay, manalangin, mag-isip-isip. And this is what technology has been stealing from nearly all of us. Technology has been stealing our time with God. Lagi na lamang na hanggang antok-antok, hawak-hawak ang gadgets, at pagising gadgets uli. In fact, pag naalimpungatan pa lang nga sa madaling araw, titingnan uli yung gadget. Pero nawawalan tayo ng oras dun sa walang iniisip. This is the wisdom of the people of the ancient times. They spent a lot of time doing nothing, thinking of nothing. Because in that nothingness, you create the space for the divine to sit on his throne of glory, which is our mind, and then to take over. With our consent, because God does not possess us, but with our consent, by giving him space, God is able to speak to us. Napakahalaga na ibalik natin yung quiet time, devotions. Yung sa mga matatanda ay uugoy-ugoy lang sa duyan, na inabutan ng marami sa atin, ng mga lola-lola natin, walang laging ginagawa. Sometimes by doing so many things, you actually are not able to achieve anything. Do not mistake activity for achievement. Sabi nga ni Mao Zedong, one step backward, two steps forward. Sometimes you achieve more going forward by going backward for a while. Mahalaga yung mga ganun. It is important to give God the space. So just before sleeping, what do you listen to? Watch.
read? What do you discuss if there's somebody to discuss anything with? What you think about while awake, just before you go to sleep, could play in your mind while you sleep. Because the brain is energy. And that energy doesn't just shut off when you sleep. It goes on for a while or for extended lengths of time. So the quality of your thoughts before you sleep could determine the quality of your dreams. Eh kung nanonood ka horror hanggang makatulugan mo, hindi siyempre, alangan naman, bangungot yan, hindi pa naginip ang darating sa buhay mo. Kung iniisip mo mga bitterness, anger, etc., etc., yun ang lalabas sa panaginip mo. Because our sleeping moments are just extension of our waking moments. Except that at sleep, we lose control of the mind. But the mind has its own energy. Kaya pwede siyang umandar ng umandar ng umandar. Proverbs 23:33, you will see strange things and your mind will play tricks on you. That's why you discipline the mind. By disciplining what you think of, what you dwell on in your waking moments. Even psychologists attest that the mind can play tricks. That's why thinking has to be disciplined. Thoughts direct actions. Actions create habits. Habits make character. Kaya lahat nagsisimula sa thought. Doon pa lang dapat, kinokontrol mo na yan, binabantayan mo na. Negative ba o positive thought ang iisipin ko? Yung bang nakakapagpalakas ng loob o nakakapagpahina ng loob? Yung bang nakakapagpasaya o nakakapagpalungkot? It's all in your power to choose. But everything begins with thought. Yan ang foundation ng lahat-lahat. Kaya kung gusto nating baguhin ang ating buhay, dapat baguhin natin ang paraan nating pag-iisip. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will sa isip. Yung quality ng ating fellowship, quality ng relationship mo with your spouse, with your children, with your family, with anybody, depends on your thoughts. And thoughts nila, kasi nag-i-interact yung mga thoughts natin. Kaya yung sa isip, mahalaga tayong maging mapagbantay. And to discern God's will, especially on very unusual issues, do not think like all the others. Do not think as usual. Think out of the pattern. Si Joseph, he thought in the pattern eh. Kung ano yung dapat at usually gagawin ng mga lalaki noong panahon niya, yun din ang gagawin niya. Hihiwalay niya si Mary, pero itinuwid siya. Kailangan mag-isip ka ng ibang paraan kasi ibang kaso ito. So, what you think about while awake could also emerge as random and meaningless dreams. Hindi lahat ng dreams, kahit related to what you think about when you're awake, have meaning. Some dreams have meaning. A lot of dreams are just like your brain going haywire, your brain going short circuit. Nagkakahalo-halo lahat yung mga ideya, nagkakadikit-dikit. Mga kuminsan, disinformation attaches to disinformation, attaches to that information. Kaya yung nanay mo, biglang isda, pagkataas mamaya, ulap siya, bulaklak, nangyayari lahat in a dream. Kasi nagkakahalo-halo ang mga ideas. Some of them are cohesive, some are not. But dreams could be shaped and affected by your fears and hopes, by your wishes and illusions, even by your passions. Kaya merong nanay na naginip po ako na magiging beauty queen ako. Pero pala, araw-araw yan ang iniisip mo. Di syempre, lalabas din yan sa dream mo. Hindi ibig sabihin kinausap ka ng Diyos na magiging binibining kang kungan of 2020 ito ka. No, kasi laging laman ng isip mo, yun ang lalabas sa iyong panaginip. That is why intensely religious people dream a lot. Not necessarily because God speaks to them. Very often it is because their waking moments are filled with obsessive thoughts. Maraming religious people are psychological cases. Hindi lahat. Pero marami.
their mere attraction to this kind of things and power already tell you what they psychologically need in their inner lives. So pagka sobrang intensely religious, dapat subject to suspicion. Kaya maraming cults na isinisilang, marami mga taong nalilinlang, nadadala sa kung ano, hanggang nagpapakamatay sila at sabay-sabay. Kasi mayroong mga psychological imbalances yung mga leaders nila at siguro yung mga na-attract din nilang member. Hindi ko man nanggagaling sa religious person ay pangpiniwala na agad. Intensely religious people tend to always see visions and voices, though there's none. Merong totoo, pero ang daming hindi. Yung mga intensely religious people, habang hinahalo nila yung nilugaw, nakikita nila mukha ni Satanas. Pagka umuulan, nakikita nila sa shape ng mga tubig, ang kinabukasan, at marami namang maniniwala sa kanila, kaya ang daming naliligaw. Some intensely religious persons could actually be psychiatric cases. And many psychiatrists, if they will allow you to know it, will tell you that the many, many religious people see them. Kung saan ka kasi na-attract yung mga sobrang extremes, usually it tells about your own needs. So beware of religious obsession, especially religious imbalance, especially religious extremism. Yung mga extreme, magfa-fast ako ng 40 days katulad ni Jesus. Hindi naman pinlano ni Jesus mag-fast ng 40 days, eh. Dinala siya ng spirit para siya ay malagay sa under the temptation of the devil. Kaya nangyari lang, naging 40 days. Pero hindi naman niya sinabing, pupunta ako doon para 40 days, hindi ako kakain. Nagkataon, wala siyang baon. So, siyempre, wala siyang kinain. Wala naman sinabi sa scripture na intention na mag-fast. Nangyari, kasi nandun siya sa ilang, wala naman pagkain. Tapos ikaw gagayahin mo, extreme ka naman. Tapos, pagkabigla kang namatay, kailangan ka ngayong, nagtataka yung mga tao, ba't naman po namatay siya? Sumusunod naman siya kay Jesus. Extreme kasi mag-isip. Yung mga extreme na, iiwanan ng asawang may sakit, iiwanan ng anak na may sakit para magmisyon sa kung saan malalayong bundok. Abi, kung sarili mong asawa, hindi mo maalagaan, anong qualification mo para magmisyon ka sa mga bundok-bundok? Pero may mga tawag, may nadinig na boses, tapos i-encourage sa mga ibang nakakarinig din ng ganung boses, kahit yung ginagawa mo, wala nang sense, wala na sa common sense. Cruel na sa kapwa. Meron siyang vision na idodonate niya lahat ng pera nila sa isang religious or charity or bulwark. Pero nagutom na yung mga anak niya, hindi na na-meet ang mga needs. Siya lang naman yung may vision, ang daming nadamay. You know, this mga religious vision, dapat pinag-iingatan yan. It leads so many people to many horrors. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. Sabi nga ni Solomon, don't be too good, don't be too bad. Stay in the middle. Dapat balance ka. Now, how to make a very important decision? Unless with life or death urgency, sleep on it first. Touch na touch ka sa isang presentation, whether it is for charity, it is for culture, it is for religion, before you write the check, before you make a pledge, sleep on it. Para alam mo na hindi lang emotional yung decision mo. Don't make an important decision when you're very, very happy because you will tend to be overly, abnormally generous. Do not make an important decision when you're very sad or angry because you will be very stingy and you will be self-preserving. Any extreme sa ating mga emotions, pag nandun kayo sa kalagayan na yon, huwag gumawa ng pasya. Hintayin nyo mag-normalize kayo. Kaya bago magpakasal kung kanino man, nakasama mo lang sa sikogon ng tatlong araw, ang saya-saya nyo, papakasal ka na. Noong ika-apat na araw, nalusaw yung make-up, eh kasal na kayo. Di ka na yung maka-atras-atras. Diba? Wax lang pala yung ilong. Patagalin mo ito. Hintayin mo na natin. Tingnan natin ilong mo kung matutunaw. O, tuwing gabi kayo nakikita, ang ganda-ganda. Eh, paano puno anino? Nung tanghaling tapat, na iba ka na bigla. Let time pass. Before you make a decision, sleep on it. Especially if it will have a lifelong effect on you and people who are close to you. Let some time pass. Listen to God's voice. Listen for
God's voice among the many noises and the many competing voices that make us heed them, makinig. God says, take your time. Satan says, hurry. Why? Because when you hurry, your tendency is to commit a mistake. Open up to divine guidance that would come when you are not trying to control everything, when you are not playing God. And that is when you empty your mind enough so that God could fill you with His voice. Yung iba, takot na takot, ayoko, baka ako pasukan naman sa mga espiritu. No, bakit ka naman papasukan naman sa mga espiritu kung hindi ka naman kandidato? In fact, baka nga hindi na kailangan pumasok dahil nandun na pala. Pero huwag ka natatakot na I would like God to come into my mind so I'll empty myself of worries, of thoughts, of my own selfish agenda. Yun yung ibig sabihin ng emptying your mind. Hindi naman ibig sabihin, ini-invite mo si Satan. Ba't mo naman ini-invite si Satan? Elijah was under threat and was gravely stressed. He was very hungry. He was very tired, very thirsty, very lonely. He was alone for a long time. So he wanted to die. Pero nung pinakain ng anghel, pinainom, pinatulog, buhay na uli. Gusto na uling mabuhay. Gutom lang pala. Puyat lang pala. So kung ikaw ay may kaibigan na nagtatrabaho sa call center agent, umagang-umaga pa lang, pauwi pa lang siya, huwag mo na muna siyang kausapin sa mahalagang bagay sa ganung panahon kasi puyat siya eh. Hayaan mo munang matulog. Ngayon, kung araw naman ang trabaho niya, patulogin mo muna sa gabi. Kailangan patulogin muna. Pakainin muna, balansehin ang katawan. Rest, sleep, eat, drink when stressed and troubled. Because even depression is only a matter of chemistry. Yung mga depressed people, iba ang blood chemistry niyan. That's why some psychiatrists interfere with depression, with medicines, with chemicals to alter your chemistry. So chemistry yan. But happiness is chemistry. What you eat is chemistry. So when you're depressed, when you're confused, when you don't know what to do, change your body chemistry by doing what it takes for your chemistry to normalize. Therefore, rest, sleep, eat, and strive to be happy. Mas nagiging mabuti yung mga desisyon natin pag ganun. We don't know, but God knows. So seek God, depend on God. That's why it is very important to go back to old-fashioned meditation, quiet time, nilay-nilay, bulay-bulay, just sitting there not thinking of anything so that you could hear your mind think. You could hear God speak to you. Don't fill every moment with gadgets. Yung pag-upo, ilalabas agad ang cellphone. Mag-isip-isip muna. Hanapin mo, saan ba fire exit dito? Para pag nagkasunog naman, nalaman mo kung saan ka pupunta. Papasok ka sa isang call, pag-upo mo, nagdududot ka na agad ng cellphone, hindi mo pala alam kung may fire exit ba dito. Mag-isip-isip ka muna. Tumingin-tingin ka muna kung merong dapat na iwasan, iwasang danger. Don't fill every waking moment with gadgets. Give God space. And doing nothing while uncertain is better than doing something wrong. So mabuti pa, wala ka nalang ginawa muna kaysa may ginawa kang mali na dapat mo pang itama. Do not quickly decide. And very especially when somebody wants an answer from you, a salesperson likes an answer from you, somebody likes an inheritance from you, somebody likes to get something from you, do not quickly give an answer. Do not quickly commit yourself. Learn from King Louis XIV of France. His favorite verse when he's facing his ministers who always want something from the monarch is, I shall see. So you say, I will see. Tingnan ko. Tingnan natin. Auntie, kahit buhay pa po kayo, pirmahan niyo na itong pamana niyo sa akin. I will see. Diba? Ganon. Sabay irap sa pamangkin mong sobrang interesado. Yung merong pirmahan nyo na po ito, I will see, iwan mo dyan. Huwag pirma ng pirma. May nagbebenta sa inang something, I will see. Lalo't yung pera mo, bibigay mo, I will see. Para hindi laging nagsisisi. Kasama mo yung boyfriend mo, biglang lumilikwa sa motel, sa mo, I will see. Not now.
Diba? O baka yung girlfriend mo ang lumiliko, sabihin mo lalaki, I will see. Not now. Kailangan huwag agad-agad bumibigay. Ang dali-daling bumigay eh. Pero oras na bumigay ka na, di mo na mabawi. Huwag sumasagot agad. Lalo pag may nagsumbong sa'yo, yung unang lumapit sa'yo, may nakaaway siya, papakampihin ka na niya agad sa'yo, I will see. I like to hear the other side muna. Huwag kang kumakampi agad sa unang dumating. Kasi hindi pa narinig yung kabila. Yung yes na binitawan mo, kadena yun. Kasi ang lagi nasabi niyo, di ba nag-yes ka na? Di ba sabi mo, ba't ka ngayon magbibigay ng yes? Remain free, do not commit at once. And really, really pray about it. Sleep on it. Mga kapatid, meron ba kayong iniisip? Hindi nyo malaman ang iisipin? Itulog mo na yan. Hindi ko po kasi malaman ang iisipin. Di huwag ka mag-isip. Tulog ka. Wala ka palang maisip eh. Huwag mong pilitin. And enjoy your sleep. You wake up refreshed. Hindi ka man kausapin ng Diyos sa panaginip, having waken up refreshed would now empower you to make more decisions that are tending to be wise than unwise. At pag matutulog, iwan lahat ang cares. Tanggalin, huwag nang ibaunin sa higaan dahil ang dami-daming blessing na naghihintay sa natutulog. Yung mga, ayoko pong matulog kasi baka hindi na po ako magising. Nasa Diyos yan, kung gigisingin ka pa niya o hindi, matulog ka na lang. Yung ayoko pong matulog kasi baka pang madilim may mga espiritu, iha kahit maliwanag, maraming masamang espiritu, luminga ka. Diba? Hindi mo lang nakikita, pero meron yan. Hindi nasa dilim mo, nasa liwanag yan, nasa puso mo yan. Huwag kang laging natatakot. Napakahalaga yung tulog natin pahalagahan. Huwag niyong ubusin ang oras, yung kapapanood na kung ano-ano, matulog kayo. Ilagay sa lugar yan. Proportion lahat dapat. Yung oras ng tulog, dapat natulog. Alam niyo ba kung bakit ginawa ng Diyos na madilim ang gabi? Para ka matulog. Kasi kaya naman ng Diyos na paliwanagin kahit gabi, di ba? So bakit niya pinadilim? Para ka matulog. So itulog yan. At kailangan enough yung tulog natin para tayo rested, matalino, mapagpasensya, at sa tulog nga tumatanggap tayo. Pwede tayong tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Dear Lord, teach us to benefit from sleep. Speak to us through our dreams, O Lord. We are so open to you, but give us the discernment to know which is which, to know what word comes from you and what word comes from the evil one, or what words are meaningless, so that we don't attach too much importance to them. Lord, we can be knowledgeable, we can do research, we can study, but only you can give spiritual discernment. Only you can give that refined wisdom that can tell us right from wrong. So ibigay niyo po sa amin at hinihiling namin. At sa aming pagtulog, turuan niyo kami magtiwala sa inyo, patulog ng mahimbing at masarap, at gumising ng handa uling tumanggap na inyong pagpapala at maging pagpapala sa aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito sa mandali, be with the Lord in silent reflection.